Okay, good day sa ating mga science students. Sa video lesson po na ito, ang itatackle natin ay ang tungkol sa mirror equation. Paano ba natin i-describe and ilolocate ang image using equation or using formulas? Okay, ray diagrams provide useful information about the image form, yet fail to provide the information in a quantitative form. So, ray diagrams will help you determine the approximate location and size of the image, but it will not provide you with the numerical information about image, distance, and object size. To determine the exact location and size of the image formed in a curved mirror, an equation is needed. So the following derivation shows the mirror equation using the figure 15. So from the first and fourth rays, similar triangles are seen in the figure below. So kung babalikan po natin yung ray diagramming natin, that the parallel light rays parallel to the principal axis will be reflected going to the focus. This is the focus. If we are going to get the angle of this, the principal axis and then the reflected ray, itong dalawang angle po na ito, makakabuo siya ng tinatawag na similar angle. So, ito naman, kung yung sa vertex naman, yung pangalawa, itong sa letter B figure, yung dadaan sa vertex applying the law of reflection, yung angle nito na nabuo sa kayo itong angle of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So, similar angle din po siya. So, ito yung pinagbasehan, pinagkunan ng tinatawag natin na mirror equation. Paano ba nangyari yon? Okay, from the first and fourth rays, similar triangles are seen in the figure. Ito na, pinagbanggit na natin kanina. From the height of the object, H, and the height of the image, H with apostrophe. Kapag H po with apostrophe, yan ay tumutukoy sa height of the image. Kapag H lang, that is the height of the object. Ito po, ito, height of the object. At ito naman yung height ng image itong naka-inverted. Sa dito sa A, kung titignan natin, you can arrive at the first equation. So, based dito sa figure A na ito, figure 15, letter A, we can derive the equation 1 that height of image over height of object is equals to Q minus F over F. Itong small letter F, this is pertaining to the focal length, and then the Q is pertaining to the image distance from the mirror. So, similarly as shown in figure 15B, itong nasa baba, itong figure po na ito, the second equation can be derived as height of image divided by height of object is equals to Q over P. When I say Q, this is the image distance from the mirror, and then the P is the object's distance from the mirror. Yung equation 1, kung babalikan po natin, H with apostrophe or the height of image divided by height of object is equals to the distance of the image from the mirror minus the focal length over the focal length. So in equation 2, H or height of image divided by height of object is equals to Q over P. Galing din po ito doon sa tinatawag natin na magnification formula. So, combining equations 1 and 2, you will get, ito i-combine po natin, itong quantity ito na H apostrophe over H is equals to this quantity. Therefore, we can say that Q minus F over F is also equals to Q over P. Okay, rearranging equation 3, you will arrive at Q over F minus 1. Kasi ito po, kung i-ano natin ito, same siya ng denominator. So, kung F divided by F, that is 1. So, naging minus 1. And Q divided by F is equals to Q over P. Rearranging now, getting the Q over F, itatawid natin itong negative 1, minus 1 dito sa kabila, magiging siyang positive. Kaya ang nangyari po is Q over P plus 1. Rearranging again, 1 over F is equals to Q over PQ plus 1 over Q. So, and finally, we can now derive the mirror equation. The 1F is equals to 1P plus 1. So, kasi kung i-divide po natin itong Q ito, Q divided by Q, matitira sa taas is 1. So, 1P plus 1Q. Okay, where F, focal length or distance from the mirror, and then the focal point. Kapag capital letter F po, focal point yon. Kapag small letter F, that is focal length. When you say focal length, that is the distance from the mirror going to the focal point. And then the P represented distance of the object from the mirror. And then kapag Q naman, distance of the image from the mirror. Sa ibang libro po, ang ginagamit na lang dyan is D of I or distance of image and D of O, distance of object. So mas maganda sana po yun. Pero dito sa libro na ginamit natin, instead na D of O and D of I, ang ginamit po is P and Q. So, panoorin po natin paano ba na-derive yun. Pakita natin yung lahat ng paano ba nakuha yung mirror equation. So, ayan po, ang pinagmulan is yung magnification formula that
h apostrophe or the height of the image over the height of object is equals to negative q, also negative q over p. So ito yung equation 1 natin kanina. And then equation 2, iko-combine natin ngayon dito yung equation 1 and 2. So ito po kasi the same siya dito. So q over f minus f over f is equals to q over p. So ayun, f divided by f naging 1 siya. So tinawid dito yung 1. So i-post natin, ito po. Kung titingnan po natin ito, itong quantity ng ito equivalent dito sa q minus f over f. And itong quantity ng ito is also the same to q over p. Therefore, itong dalawang ito magka-equal siya. Yung tinatawag natin yan na transitive property is A is equals to B, B is equals to C, therefore A is equals to C. Kaya ginamit natin itong equation na to na q minus f over f is equals to q over p. Ito yan. Dito yan galing sa equation 1 and equation 2. So combination po yan. Ngayon, isi-simplify natin. Yun, q over f. Ayan, ito. Titingnan po natin. Itong q minus f over f na to equals q over p. Paano pa natin yan ikukunin yung equivalent? Q over f minus f over f. Saan ba yung galing? Kasi ito po, itong q minus f na to, meaning same sila ng denominator. Ang ginawa natin dito, pinaghiwalay lang natin sila. Ang denominator nila is same as f. Parehas f po. So q over f, ito po yan. And minus f over f. Kaya mangyayari dyan, isisimplify natin itong f over f, magigiyang q over f minus 1. So ayun, q over f minus 1 is equals to q over p. And then, itatawid po natin yung negative 1 dito sa kabila para makuha natin itong q over f. Yun, magiging siyang positive 1. And then, nangyari po, 1 over f, okay, multiplying both side by 1 over q, itong left side saka right side, i-multiply siya ng 1 over q, parehas. So, nangyari po dito, 1 over q, so, makakancel itong q, kaya natira po dito is 1 over f. Sa kabila naman, itatimes ito ng 1 over q again. So, ang mangyayari, q over q, ayan. So, ito magiging 1 over q din. Ito, ika-canceled out natin. So, ang mangyayari po, 1 over f is equals to 1 over v plus 1 over q. So, ito na po yung mirror equation. Paano ito nangyaring 1 over p? Ito, dinivide natin ito. 1 q over q equals 1. Kaya natira dito is 1. Kaya pinaka mirror equation natin is 1 over f equals 1 over p plus 1 over q. Na kung saan, itong f is focal length and then the p is the distance of the object from the mirror and then the q is the distance of the image from the mirror. So, ayan. Kung paano nakuha yung ating mirror equation. The equation above called mirror equation applies to both concave and convex mirrors. However, for a location of objects in front of the convex mirror, the image always appears as if it is located behind the mirror or yung tinatawag po natin na virtual image kapag convex. It is therefore considered that the value of the image distance q is negative. So kapag virtual po, ang image distance, negative po yan. In the same manner, the focus F in the convex mirror is located on the other side of the mirror or behind the mirror. Kaya sa convex mirror po, may tinatawag tayo na virtual focus. Thus, the focal length F is also negative sa kapag convex po ito. So, ito po yung mga concept. F is positive if the mirror is concave mirror. And F is negative if the mirror is a convex mirror. And Q is positive if the image is a real image and located on the object side of the mirror or in front of the mirror. Okay, Q is negative if the image is virtual image and located behind the mirror. So, kapag negative po ang Q, tandaan natin, that is virtual. And H apostrophe is positive if the image is an upright image. So, pag patayo yung image, positive. Kapag inverted, pabaliktad, negative yung ating H or yung image. Sample problem po. A 5 cm tall light bulb is placed at a distance of 45 cm from a concave mirror, having a focal length of 10.5 cm. O nangahulugan, yung distance po ng object ay malayo pa sa center of curvature. So, determine the image distance and then the image size. So, ito yung given. So, sa pagsosolve ng problem, we have first to identify the given. The given are height of the object,
we have 5 cm, the distance of the object, 45 cm represented by P, and then the focal point or the focal length is 10.5 cm. What is asked? Ano naman yung hinahanap? Find the distance of the image and height of the image. So, bago natin isolve yan, so ito po yung magkalalabasan niya na sagot is that the image, the distance of the image is 13.7 cm. Yan po ay real image kasi positive, 13.7. Paano natin nakuha yan? Paano ba ito nakuha? Iisa-isahin po natin. Kasi dito sa ito, hindi masyadong ipinaliwanag kung paano ba nakuha. So, ito po yung pinakasagot. Panoorin po natin itong video ito. Ito na muna, derive muna. Kasi ibang formula na po ang gagamitin natin dito. Ang hinahanap natin is the Q, the distance of the image. So using this mirror equation, i-derive muna natin itong formula ng Q, nitong 1Q saka itong 1P. Paano ba natin gagamitin ang formula yan? Mag-derive muna tayo. So ito yung pinaka-basic mirror equation, 1F equals 1P plus 1Q. Kukunin natin itong 1P. So 1P plus 1Q equals 1F, binaliktad lang natin using the reflexive property of equality. Yung A is equals to B, therefore B is equals to A. So binaliktad lang natin, pinagpalit yung pwesto ng nasa kaliwa, nilipat natin sa kanan at yung kanan nasa kaliwa. So walang maaapektuhan po sa negative or positive kasi pareha silang lumipat. So walang mababago doon kung positive or negative. P plus 1Q ang nilagay natin sa kaliwa and then itong 1F ang nasa kanan ng equal sign. So ngayon, itong 1Q ang itatawid natin sa kabila. So ang mangyayari dyan, magiging po yung negative 1F minus 1Q. So ito na po yung formula para sa paghahanap natin ng distance of object. Okay, kukunin naman natin yung isa, yung distance of image. Yun ang kailangan po natin dito sa problem na ito. Yung 1 over Q. Ayan, ganun din po. Pinagpalit lang natin, reflexive property of equality. So ang papaalisin naman natin dito is the 1P. So itatawid natin dyan, magiging siyang negative kasi positive po siya dito. So ito na yung formula for finding the distance of image. Ito yung kailangan po natin dito. Okay, ipakita na po natin. So ayan na, paano ba ito na-solve? Ipakita ngayon natin sa video ulit. Ito, panoorin po natin. Okay, ito po yung sample problem. Applying mirror equation. Ayan, 5 cm tall light bulb is placed at a distance of 45 cm. Kunin natin yung mga given. Ayan. And what is asked? Ayan. We are going to find the distance and then the height of image. Okay, ito na po yung formula. Diderive natin kanina. 1Q is equals to 1F minus 1P. So, Q ang hahanapin natin. Ngayon, mayroon na tayong given. We are going to substitute now the formula. The value of F is 10.5 cm. Ipalit lang natin doon sa F. Minus, ang value naman ng P is, ayun, 45 cm. So, kukunin natin yung GCF. So, ang kinuha na lang natin, ito, multiply natin itong dalawa, 10.5 times 45. Yan yung GCF. Paano nakuha itong 45 na to? So, ita times natin yan, 10.5 times 45, yung result niyan, i-divide natin yung 10.5, so ang matitira is 45. So, dito yung 45. Sa kabila naman, ganun din, 10.5 times 45, yung result niyan, i-divide natin yung 45 cm, so the result is 10.5 cm. So, using the GCF, the greatest common factor. So, ayan. So, simplify po natin, 45 cm minus 10.5 cm, that is 34.5. At ito, kapag tinimes natin yung dalawang yan, 472.5 cm. Ngayon, isosolve na po ba natin yan? Hindi pa natin yan isosolve. Dapat ito is, hindi siya yung Q na quantity, dapat ay hindi siya denominator. Dapat siya ay whole. So, ang gagawin natin dyan, kukunin natin ang reciprocal. Ano ba yung reciprocal ng 1 over Q? That is Q. So, kung gine-reciprocal po natin itong nasa left side, yun din ang gagawin natin sa nasa right side. Kukunin din natin ang reciprocal. Meaning, itong 472.5 cm ang magiging siyang numerator at itong 34.5 ang magiging denominator. Ayun, pinag-canceled out po din natin itong centimeter saka ito. Bakit ba ito naging square centimeter? Kasi dito po, sa 10.5 times 45 cm to cm, that is square cm. So, kinancel out natin, cancel, matitira yung isang unit na cm. So, get the reciprocal. Ayan, Q is equals now 472.5
Ayun, i-divide natin sa 34.5. Okay, we have 13.69 centimeter or round off to 1 decimal place. Lagi siyang 13.7 centimeter. Yan na yun po yung distance of image from the mirror. So, kukunin naman natin yung height of image. So, ayan, ito po yung pinaka-formula niya. The height of the image divided by the height of object is equals to Q, negative Q of, ayan, cross-multiply po natin ito, 5 times 137 divided by 45. Ayan po, 4. So, inverted image po siya kasi negative 1.52 centimeter. Okay, balikan nyo na lang po yung video kung paano sinolve. So, ngayon naman, kayo magta-try na mag-solve nitong, try solving this 1 and 2. And then, bago natin tapusin itong video, balikan po natin ito that F is positive if the mirror is a concave mirror. And F is negative if the mirror is convex mirror. Q is positive if the image is real image and located on the object side of the mirror. And Q is negative if the image is a virtual image and located behind the mirror. Okay, H is positive if the image is an upright image. H is negative if the image is an inverted image.